Itinaminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak, ang krus at kamatayan, upang siyang katauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginaganap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong pilig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Ako si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na bet-ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan nito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na naguutos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang iatlo ay kawangis ng leopardo at ito'y may apat na pakpak sa likod. Apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito'y may sampung sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunod upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang magulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. At naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay
inalisa ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri, dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri, dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng mga ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Narito malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad ang isang talinhaga. Tigyan ninyo ang puno ng igos at iba't ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam na ninyong malapit na ang tag-araw.
Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na mga ito, malalaman ninyong malapit na maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ang narinig natin sa ating mga pagbasa ang patungkol sa katapusan. Alam niyo po kaninang umaga, pagkatapos ko pong magdasal at nag-check ako ng current events, meron po ako nakita na walang pasok. Nakalagay, walang pasok. No? No? Klase suspension. Alam niyo po, natawa ako pagkabukas ko. Alam niyo ang dahilan? Break na daw ang Katniel. Break na daw ang huling pag-asang love team, no, na hindi maghihiwalay. At kung titignan natin, mga minamahal kong kapatid, lahat ng bagay, no, lahat ng magandang bagay, lahat ng material na bagay, no, sino ba sa inyo yung bumili ng iPhone 14 nung nakaraang October or September nung nilaunch yan, no? Ngayon pa lang, iniisip na nila ano na yung ipapalit. Wala pang 3 buwan, no? Nag-iisip na ng ipapalit na bago yung Apple. At sa kahit anong bagay, mga minamahal kong kapatid, bagong damit, no? Uso, no? Yung pinagkakaabalahan natin, yung pinagkakaingaingatan yung relasyon, yung inyong trabaho, lahat ng yan, wawala, pwedeng mawala. Yung relasyon, yung karelasyon ninyo, pwede kayong iwanan, lokohin at saktan. Pamilya nung nga lang ninyo eh, huwag na tayong lumayo. Kahit kadugo pa natin, minsan gumagawa pa ng hindi maganda sa atin. Tama po ba? Yung taong inaasahan natin na siyang dapat magiging tapat sa atin, sila pa yung gagawa ng hindi maganda. Pero may isa na mananatili. Sino yon? Ang Diyos. Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ang Panginoon po natin, kahit na iwanan tayo ng lahat, saktan tayo ng mga mahal natin, mawalan man, manakawan tayo, mawala yung kayamanan natin, siya'y tapat na umiibig sa atin. At hindi po mababago yon. Kahit po tayo'y makasalanan pa, yung kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Kaya po, ayun yung hamon sa atin. Ang lahat po'y patungkol sa katapusan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa sa propesiya ni Propeta Daniel kung ano po yung mangyayari. Ano po yung sinisimbolo ng mga malalakas at mababangis na hayop? Yung mga pagsisimula at pagtatapos ng mga makapangyarihang tao at makapangyarihang empero nung panahong iyon. Diba? The rise and fall of that empires and their leaders. Diba? Ngayon, sino ba yung nanatili? Ang Diyos na lang. Lahat ng sumubok sa Diyos, no? Lahat ng naghangad ng masama para sa Diyos, asan sila? Yung mga leader, no? Na naging dahilan sa maraming o sa paghihirap ng marami at pagkamatay ng maraming Kristiyano, buhay pa ba sila ngayon? Wala na. Pero ang Diyos, nandyan pa din. At anong sinasabi sa atin ng propesiyang iyon? Kahit na merong mga hindi magagandang nangyayari sa ating buhay, saktan, no? Gawan tayo ng hindi maganda, manakaw ang ating kayamanan, no? Patuloy tayong maghirap,
no, tinuturo sa atin ng ating Panginoon, no, lahat ng iyan lilipas. Lahat ng iyan matatapos. At sino yung mananatili? Ang Diyos. Kaya yung mga tao sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung nagsusumikap magpakabuti, kahit na nahihirapan, kahit na may pinagdadaanan, hindi kailangan matakot sa katapusan. Bakit? Alam nila kung sino ang kanilang sinusundan. Alam nila kung ano yung mas mahalaga. Alam nila isang bagay na hindi mananakaw. Dahil nasa puso nila ang ating Panginoon. Kaya po magandang tignan natin yung ating mga sarili, mga minamahal kong kapatid. Alam niyo po, magda-transition tayo sapagkat magpapalit po tayo ng liturgical calendar, tayo papasok sa paumpisa nito, no, sa panahon ng Adbiyento, magandang pagnilayan. No? Ano ba yung laman ng aking puso ngayon? Diyos pa ba, ang Panginoong Jesus ba, na Nazareno ang nasa aking puso? Ginagawa ko ba ang kanyang kalooban? Kasi kung hindi ko ginagawa ang kanyang kalooban, sayang yung aking mga ginagawa na pagpapakabanal. No, iba siguro iniisip nyo, no? Sa dalas kong pumunta sa simbahan at magsimba, yung mga naglilingkod dito, sa dalas kong maglingkod sa simbahan, siguro naman, eh, makakarating ako ng langit. Hindi yung dami ng pagpunta mo sa simbahan, hindi dahil nagsaserve ka. Hindi sa laki na maibibigay mo, no, yung ating gospel nitong manakarang araw, no? Hindi doon. Ang tanong sa uli, hindi lahat ng mga efforts mo patungkol diyan. Ang tatanungin sa iyo, no, gaano ka nagmahal? Yun lang. Parati kang nasa simbahan, nakita mo ba yung minsang humingi sa iyo ng tulong na kapatid mo na walang makain? Parati kang nasa simbahan, nagsisimba, no? Yung may tao, yung may kapatid ka na nangangailangan ng kausap, kinausap mo ba? Mga minamahal kong kapatid, baliwala yung ating ginagawa. Yung lalo na yung ating pagsisimba at paglilingkod kapag hindi ito, no? Hindi nito nababago yung ating mga sarili. Pag hindi tayo nagiging kamukha ng ating Panginoong Jesus. Kapag ka hindi nalalaman natin hindi tayo lumalalim, kapag ka hindi tayo nagiging mabuti at tayo napapasama pa sa pamamagitan ng simbahan. No? O lahat ng bagay, no? Sabi ni Santa Teresita ng Avila, no? Lahat ng bagay lumilipas, lahat ng bagay naluluma, no? At iyan ang katotohanan. Yung pinag-awayan nyo ng kapatid mo na isang damit, bagong damit, asa na yan ngayon? No? Yung iba na halos ibenta na ang kaluluwa para sa bagong cellphone, no? Nung merong iPhone 4, asa na ngayon yung iPhone 4 na yan? No? Marami tayong ipinagpapalit para sa ating kalayaan. Nakakalimutan natin na ang tunay na kasiyahan at kaligayahan ay sa Diyos lamang matatagpuan. Amen. Walang kahit anong bagay. Lahat yan parating magkukulang, parating may bago, parating may ipapalit na mas maganda. At kapag tayo ay nabuhay sa isang makamundong bagay, mapapagod tayo. Bakit? Siyempre, gusto mo parati bago. Yung latest, yung sikat, yung maganda, eh parati magpapalit. Ano mangyayari sa'yo? No? Pag hindi ka nakasabay, malulungkot ka, madedepress ka. Bakit? Kasi ang value, ang halaga, tinitignan mo sa material na bagay. No? Sino ba yung mga pinakamasaya?
Sila ba yung mayroong lahat ng kayamanan sa mundong ito? Hindi. Iba nga, nagpapakamatay pa, di ba? Bakit? No? Sapagkat narating nila yung rurok, hindi pala pera at kayamanan. Kahit pala meron na ako ng mga ito, hindi pa rin ako masaya. Sino yung pinakamasaya? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit walang-wala ka na, pero ba't ang saya-saya mo kapag nakapagsisimba ka tuwing Biyernes sa mahal na pong Jesus Nazareno? No? Kasi sapat yung mga biyaya at grasya niya na ibinibigay sa iyo upang mapaglabanan mo ang lahat ng problema. Kaya kahit na nahihirapan kang pumunta ng Quiapo at traffic every Friday, nang dito ka sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagpapasalamat. Bakit? Hindi ka man ganun kayaman, hindi mo man nakuha lahat ng inihiling mo, nagpapasalamat ka kasi patuloy at tapat ang kanyang pag-ibig sa'yo. Andito ka't buhay, nagpapasalamat at nagpupuri sa kanya. Mga minamahal kong kapatid, yung mga maliliit na bagay nito, minsan nakakalimutan natin yung pagpasalamat. Pero the more that we are sensitive to these small things, the more tayo magiging masaya. No? Katotohanan, no? Mas masaya tayong buo yung pamilya kaysa meron tayong bagong damit at gadgets. Mas gusto natin kasama yung mga taong mahal natin sa buhay o yung taong mahal tayo kaysa sa mga material na bagay na iyan. At alam ko, hindi nyo yan ipagpapalit. Kaya patuloy tayo, mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang sa ating banal na misa. Dalhin natin sa Diyos yung mga bagay na hindi maka-Diyos. Iwanan natin, tanggalin natin, alisin natin. Ilapit natin sa Diyos yung mga bagay na patuloy na umaalipin sa atin sa kasalanan. Tingin natin sa Diyos yung biyaya upang mapaglabanan natin ng mga bagay na ito. May awa po ang Diyos. Kung mahirapan mo tayo sa buhay na ito, pero tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, sa uli, matutupad, propesiya, tayo magiging maligaya niya kasama sa langit, kaharap natin ang Diyos. Hindi ba sapat yung magpasalamat? Mawala man lahat sa iyo, sigurado naman ang langit. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos at tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman na ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga pansarili nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng humingi ng ating panalangin, ang lahat na nagpamisa, at ang lahat ng kalalawas purgatorio. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krusis siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sanggatauhay tubusin ni Jesus sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na manghel ng siawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang alaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ina ng Diyos, ng gabiak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama niyang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Thank you.
hinihiling namin kami, Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Paggawa sa ito ng katawan ng Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Oh.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa Disaster and Relief Fund na ipinatutulong po ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta po ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad po ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para po sa patuloy natin pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, ikalima po ng umaga hanggang ikawalo po ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalawalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bayo ko yung taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!